Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-share ko sa inyo yung battery performance and charging time ng Player S8 Pro. Yan. So bago natin simulan yung video guys, maraming salamat nga pala dun sa mga bagong subscriber ng PinoyTube at sa mga dati ng subscriber na laging nagla-like, nagko-comment at nag-share ng mga video. Yan. So maraming salamat guys. Yan. So, simulan na natin yung video guys. Bali, yung Cherry Mobile Player S8 Pro is may battery siya na 4,000 mAh. And yung kasama sa kanyang travel charger is merong 5 volts and 2,000 mAh na charging output. Yan. So, bago ko simulan yung video guys, nag-download ako ng apps na tinatawag na usage time. So, yung app na usage time is minomonitor niya yung performance ng smartphone mo or yung screen time ng smartphone mo in 7 days. So, may record siya for 7 days. Kasi, pag yung sa ordinaryong app lang, kada araw, kada nababago yung araw, nawawala na yung record. So, maganda sa app na to is, nasisave niya yung record for 7 days. And, ginamit ko naman pang monitor sa charging is yung AnTuTu Benchmark Battery Test. So, nandito lahat, makikita kung gaano katagal nag-charge yung battery, kung ilang minutes, and kung ano yung battery level change niya. Yan. So, simulan na natin yung video. Yan. So, sa first day na nagamit ko yung Cherry Mobile Player S8 Pro, is parang meron siyang 60% battery yata. And nagamit ko lang yung smartphone ng parang 4 hours or 5 hours. Bali, itong tinutukoy natin guys, yung 10:18 na time. And pagkatapos malobat ng battery, chinarge ko yung smartphone gamit yung sarili niyang charger. Inabot ako ng halos 333 minutes or parang 5 hours bago ko na-charge. So from 33% to 100%. So sobrang tagal nag-charge dahil gamit ko yung ordinaryong charger niya. Ngayon, dahil sayang yung oras sa kakaantay, so na 100% ko na guys yung smartphone. Yun, the second day na ginamit ko yung Cherry Mobile Player S8 Pro, nakita nyo naman. Ipopost ko dito sa may bandang right, yung right ng screen, yung mga screenshot ko para mas malaki, para mas makita nyo. Ginamit ko yung Google Play Store sa kaka-download ng kung ano-anong apps, AnTuTu Benchmark, PUBG, Honkai Impact, tapos yung others, yung mga iba't ibang games pa na dinadownload ko. Sa mga te-testingan ko. And so, sa second day, nakagamit ako ng 5 hours and 56 minutes. Kasi anong oras na ako nagsimula ng recording. Pero sabi ko, 4,000 mAh battery, 5 hours and 56 minutes. So, sa second day, sabi ko, not bad, pwede na. On the third day, guys, ginamit ko, chinarge ko na yung smartphone, yung Player S8 Pro, dahil may natirang 30%, hindi ko na ginamit yung charger niya. So, kung may iba kayong charger, or kung may budget kayo, bumili na lang kayo ng at least quick charge 2 na charger. So, gamit ko kasi yung Mi Max 2, quick charge 2 yung charger nun. So, from 30%, naging 100% siya in 121 minutes. So, equivalent ng 2 hours and 1 minute. So, sa 4,000 mAh battery, tapos sa Player S8 Pro, sa presyo niyang 5,999 or 90, bumili na lang kayo ng charger na may quick charge to nga. Para kahit pa paano, hindi sobrang tagal nang aantayin nyo. And hindi ko alam kung mas mayroon pang ibibilis to kung naka quick charge 3 kayo or 4. Hindi ko rin alam kung sa 4th siya. Pero sa performance na nakuha niya dun sa charger ko ng Mi Max 2 na quick charge 2, 121 minutes. In 121 minutes charging time, 70% bali yun. Kasi 30%, tapos naging 100. Tapos sa third day, nag-install ako ng pang-benchmark ng battery, yung synthetic benchmark. So, ang nakuha niyang oras is 10 hours and 1 minute. Bali, pinu-charge ko yung smartphone ng 100%. Kasi kailangan daw 100% yung battery. Tapos mag-i-stop siya pag 20% na lang. So, sa synthetic benchmark, sabi 10 hours and 1 minute daw yung in-under ng smartphone. So, iniwan ko lang dito sa table.
Andar lang siya ng andar non-stop. So, 10 hours daw. Pero sa usage time na nagamit, so, eto yon. Bali, October 20, nakita nyo guys, isang app lang yung umaandar, PC Mark. So, non-stop andar siya. Naka 8 hours and 44 minutes yung Player S8 Pro. So, ang setting ng brightness niya is 1/4. So, nasa 1/4 settings tayo. So, nandito tayo sa 1/4 kasi masyado maliwanag. And mataas din kasi yung brightness ng Player S8. So, lahat ng testing ko guys, lahat ng everyday usage ko, nasa ganitong settings yung brightness ng smartphone. Kasi na-overpower niya yung camera. Kaya hanggang ganyan lang yung settings na ginagamit ko. So, after ma-drain yung battery, chinarge ko yung Player S8 from 19% to 96%. So, makikita nyo guys sa screenshot. So, pagkagising ko, nag-YouTube lang muna ako kung ano-anong pinagpapanood kong video. Tapos, nag-download na ako ulit ng mga games. Yan. Tencent, yung mga laro ng Tencent na games. Yan. So, umabot ako ng 7 hours and 20 minutes, guys. So, ibig sabihin yan, mula nang binuksan ko yung smartphone, nakabukas lang yung wifi, non-stop yung wifi niya. And 1/4 yung brightness niya, tapos max volume lagi yung Player S8 Pro. And tumagal siya ng 7 hours, 20 minutes. YouTube, Google Play, Honkai Impact, naglaro ko ng Call of Duty, at just kung ano-ano pang game. So, kaya nagiging others yan, guys. Kaya nawawala yung iba, nagiging others. Kasi na-delete na yung app na ginamit. So, pag pinindot nyo yan, guys, lalabas lahat ng ginamit nating app. Yan, makikita nyo. Honkai Impact, Call of Duty, Titan City, NetEase, Gravity. Kung ano-anong games yung pinaglalaro ko na matatagal, 16 minutes, 20 minutes, 45 minutes. Tumagal ng 7 hours and 5 minutes yung Cherry Mobile Player S8 Pro. Ayan, so 10:22, 7 hours and 5 minutes. So nalobat yung smartphone. May natirang 1% guys. 1% sa battery. So chinarge ko siya ng 165 minutes from 1% to 99%. So parang 100% na yun, 165 minutes. So equivalent yun ng 2 hours and 45 minutes para ma-full charge. Next performance natin is 10:23. Ito, so ang haba nito. Makikita nyo guys, King of Fighters lang yung nilaro ko ng nilaro. 7 hours and 54 minutes. YouTube and santambak na King of Fighters tsaka iba't ibang game. So 4,000 mAh battery. So, masasabi natin na optimize nga yung Player S8 Pro kasi tumagal siya ng 7 hours and 54 minutes. Non-stop Wi-Fi, gaming, recording, lahat. So, next natin is 7 hours and 6 minutes. So, sa ilang araw na ginamit ko siya, guys? Mula 19. Yung 19 is 6 hours yung pinakamababa. 8 hours, 44 minutes. 7 hours, 20 minutes. 7 hours, 5 minutes. 7 hours, 54 minutes. 7 hours and 6 minutes. Tapos ito yung kahapon. Dahil hindi na ako masyado nakapaglaro. Tapos yung today, ngayon. Yan. So, in terms of charging, so ang average time from 1% to 99% with quick charge to charging charger is 165 minutes. So, 2 hours and 45 minutes. The next day, 14% to 97%, 138 minutes. So, 2 hours din yan halos. Yan. So, masasabi ko na overall performance ng Cherry Mobile Player S8 Pro in terms of battery is napakaganda. And pinaka-average na nakuha ko sa kanya. Minsan kasi ako na yung napapagod din mag-testing. Dahil syempre may ginagawa din ako guys. At hati-hati kami gumagamit nito. Minsan yung anak ko yung gumagamit. Minsan ako gumagamit. Minsan asawa ko. So non-stop yung paggamit namin. So uma-average siya talaga ng 7 hours Wi-Fi. So kung i-data natin yan, siguro nasa 6 hours to 5 hours kung data. So kung mag-Wi-Fi kayo, pasadong-pasado yung performance ng Cherry Mobile Player S8 Pro. 8 hours,
7:20, 7 hours 5, 7 minutes 54. So napakaganda ng pagkaka-optimize ng Flare S8 Pro kahit nasa gaming ka pa. Yan. So sa mga nagtatanong, yung Flare S8 Pro guys is hindi Cherry Lobat. So napakaganda ng performance ng Flare S8 Pro para sa akin. Yan. So sana yung mga nagtatanong dyan, sana na-inform ko kayo, nabigyan ko man kayo ng konting kaalaman. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye!